Sa video ito, pag-usapan natin yung mga basic natin kailangan para makapag-record tayo ng sarili nating music. Ako si Bri, and welcome to my channel. I surrender my life to you, Jesus. Ang una natin kailangan ay computer, laptop o kaya desktop. Windows 7 or higher operating system, 64-bit, meron siya dapat multi-core processor, whether AMD or Intel. Example nito ay i3, i5 or i7 ng Intel, A9 or Ryzen series para sa mga AMD. And at least 4GB of RAM. Yan ang minimum requirements para sa ating recording software. Next is the audio interface. Dito naman natin pinaplug yung ating mic at saka yung ating instruments. Siya ay nagko-convert ng analog signal to digital. Ang mga sample nito is yung Focusrite Scarlett Solo or yung BandLab Link Digital Solo. Pwede rin tayong gumamit ng mixer kung yung mixer natin ay may USB capability para makapag-record ng audio. Ang downside lang ng mixer ay mas mababa yung kanyang resolution at single track lang ang kaya niyang i-record. Pero kung ito lang yung available sa inyo ngayon, okay lang yan, at least makakapag-practice kayo agad. Next is a pair of speakers o kaya headphones. Merong mga tinatawag na studio monitor. Ito yung mga speakers na flat yung kanyang frequency. At meron din mga tinatawag na studio headphones. Same lang din sila, flat din yung kanilang frequency. Ginagamit ito para pag nag-mix ka, walang coloration yung sound. Pero kung nagsisimula pa lang tayo, pwede naman tayong gumamit ng mga normal na headphones o kaya mga normal na speakers. Pero mas advisable na meron tayong at least studio headphones. Ang price niya is around 1,500 or more. Example nito ay yung Samsung SR850. Ilalagay ko sa description kung saan kayo pwedeng bumili ng mga gears na pinag-uusapan natin. Next is yung microphone, which is sinasaksak natin yan sa audio interface or mixer. So kung anong available na meron kayo, pwede nyo na agad gamitin yan para makapag-practice kayo ng recording. Pero kung may plano kayong bumili, the cheapest one na laging ginagamit ng marami is yung BM800, which is a condenser microphone and it requires 48 volts phantom power. Usually, ang mga mixer o kaya mga audio interface may built-in phantom power na yan. Isuswitch nyo na lang. Dahil ang condenser microphone, it requires phantom power. Or pwede rin tayong gumamit ng dynamic microphone, which is pwedeng plug-in straight to the mixer or audio interface without requiring a phantom power. At meron ding mga USB condenser microphone, which is plug and play. Once na sinaksak mo siya sa laptop at naka-configure siya as recording device, magagamit mo na agad siya. Hindi mo na kailangan ng interface or mixer dahil may built-in interface na sa loob ng microphone. And lastly is yung recording software, or mas kilala sa tawag na digital workstation or DAW. At sa buong series natin, ang gagamitin natin is yung Cakewalk by BandLab, which is powerful enough para makag-produce tayo ng isang buong song. At free software po ito. So napakadali lang nito, punta lang tayo sa kanilang website, which is ilalagay ko din sa description below. Susundin lang natin yung process kung paano natin i-install. At sa susunod na video, pag-uusapan natin kung paano natin isa-set up yung ating computer at saka yung recording software. Para makapagsimula na tayo makapag-record ng sarili nating music. At kung meron po kayong mga katanungan, comment lang po kayo. At kung nakatulong po ang video na to sa inyo, please consider subscribing. Hit like and the share button and also the bell icon. Thank you and I'll see you next time.